sinabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa kahulugan ng elepante bilang isang Yamashita treasure na marka kung saan ito ay isang kahilingan mula sa ating ka-DH. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga hayop ay sadyang karaniwang ginamit ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka. At ang mga karaniwang uri ng hayop na kanilang ginamit sa pagmamarka ay tulad ng bagong, ahas, ibon, buwaya at aso. Sadyang bihira lamang talaga ang makainkwentro ng isang elepanteng marka. Ang isang elepanteng marka, nakaukit man ito o isa itong malaking batong hugis elepante, ay meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Kaya para ating matukoy ang tugma o angkop nitong kahulugan, kailangan nating hanapin ang mga karagdagang marka sa paligid nito. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, aking ibabahagi sa video na ito ang mga karaniwang kahulugan ng isang elepanteng marka. Ang kahulugan nito ay nasa katangian mismo ng isang elepanteng hayop. At ang pinakauna dito ay ang kanyang timbang at laki. Alam naman nating lahat na ang mga elepante ay mga dambuhalang uri ng hayop. Sa katunayan, ang mga elepante ang pinakamalaking uri ng hayop dito sa ibabaw ng lupa. Maliban dito, ang mga naturang hayop na ito ay sadyang mabibigat. Bilang isang marka, ang katangian ng isang elepante bilang malaki at mabigat ay meron itong kinalaman sa laki ng nakabaong kayamanan sa lugar. Sa madaling salita, ang kayamanang ipinapahiwatig nito ay isang large volume deposit. Pangalawa, ang mga elepanteng hayop ay laging naghahanap ng kanilang makakain at maiinom na tubig. Pagdating sa pagkain, ang mga hayop na ito ay tinatawag na herbivores o kumakain lamang sila ng mga halaman. Kaya ang madalas nilang puntahan para kumain ay ang kagubatan. At para naman uminom ng tubig ay sa mga matubig na lugar. Bilang isang marka, ang katangian na ito ng isang elepante ay tumutukoy sa lugar kung saan nakatago o nakabaon ang deposito. Kaya ang lugar na ito ay maaaring sa loob ng kagubatan o sa isang matubig na lugar. Pangatlo ay ang ilong ng elepante kung saan ay tinatawag itong trunk sa wikang Ingles. Ang ilong ng mga elepante ay kanila itong ginagamit para hawakan ang kanilang pagkain. Ginagamit din nila ito para hawakan at buhatin ang iba't ibang mga bagay. Sa madaling salita, ito ang siyang nagsisilbing kanilang kamay. Bilang isang marka, ang ilong ng isang elepanteng marka ay maituturing natin ito bilang isang pointer na nagtuturo ng mahalagang direksyon. At ang direksyon na ito ay patungo sa lugar kung saan nakatago
o nakabaon ang bagay na ating hinahanap. Pang-apat, may mga elepanteng marka kung saan ang itsura ng mga ito ay naglalakad. Kapag ang ating naengkwentrong elepanteng marka ay parang naglalakad ito, ang ibig sabihin nito ay kailangan pa nating maglakbay ng ilang distansya bago natin marating ang lugar kung saan nakatago o nakabaon ang mahalagang bagay. Ngunit kung ang itsura ng elepanteng marka ay nagpapahinga o hindi ito naglalakad, ito naman ay nagpapahiwatig na ang kinalalagyan ng mahalagang bagay ay nasa malapit o paligid lamang. At maaari na ring ang deposito ay nakabaon mismo sa ilalim nito. Panglima ay maaari tayong makainkwentro ng isang elepanteng marka kung saan ang tanging meron ay ang kanyang ulo lamang at wala itong katawan. Sa ganitong sitwasyon, hindi natin alam kung nasa malapit lamang ang kinalalagyan ng mahalagang bagay o kung ito ay nasa malayong lugar. Pero ang ating magiging pinakabasihan dito ay ang kanyang mahabang ilong at ang kanyang mga mata. Suriin nating mabuti kung saan parang nakaturo ang mahaba nitong ilong at kung saan parang direktang nakatingin ang mga mata nito. Ang ating tinalakay dito na mga karaniwang kahulugan ng elepanteng marka ay maaaring magkaroon ng konting pagbabago kung meron itong kasamang mga karagdagang marka. Dapat nating malaman na ang tamang lugar kung saan nakabaon ang deposito ay magagawa natin itong tukuyin sa pamamagitan ng pagbasa sa lahat ng mga marka sa buong paligid nito, sapagkat ang mga marka sa buong paligid ng lugar ay meron itong kaugnayan sa bawat isa. Kailangan din nating suriing mabuti kung ang isang elepanteng marka ay lehitimong marka o hindi. At magagawa natin ito sa pamamagitan ng mga kasama nitong marka. Bilang isang halimbawa, ang ating natagpuang elepanteng marka ay isang malaking batong hugis elepante. At base sa itsura nito, ang kanyang pagkakahugis ay walang dudang gawa ng kalikasan. Ngunit sa kanyang katawan ay meron naman tayong natuklasang nakaukit na isang man-made o lehitimong marka. Dahil dito, ito ang siyang nagsisilbing kumpirmasyon sa pagkalehitimo ng batong hugis elepante na kinalalagyan nito. Pero kung wala talaga tayong matagpuan na ibang mga marka kung saan ang batong hugis elepante lamang ang tanging meron sa lugar, maaaring ito ay nagkataon lamang na gawa ng ating kalikasan. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of War. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Elarde III Habunan, Lorenzo III Ripalda ng Bukidnon, Clemento Bato ng Ifugao Province, Lailay Romel
ng Sergio Osmeña Zamboanga del Norte, Juni Urina ng Quirino Province, Melvin Digamo, Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!